Magandang hapon mga bay. Yan, medyo humupa na yung ulan. And papunta sana kami doon kina Ate Alicia upang dalawin sa Ate Alicia. Ngunit biglang bumuhos ang napakalakas na ulan mga bay. Na pumasok na nga yung tubig dito pati doon sa may loob namin mga bay. Pumasok na yung tubig dito mga bay. Yes. Napasok na lang tubig yung loob ng bahay. Ayan. So, pag tumila na yung ulan mamaya, mga bay, patuloy pa din tayo. No? Pupuntahan pa din natin si Ate Alicia. Upang atin siyang makamusta, mga bay, at nang malaman din natin kung nakapa-ultrasound siya o wala. Kung hindi siya nakapagpa-ultrasound, mga bay, dahil for sure, medyo kukulangin yung pera na ibinigay natin last week. Kaya nagpadala din naman yung ating mga buting sponsor upang kahit papaano ay makontinue yung pagpapagamot ni Ate Alicia. So, we will ask her mga bay kung kamusta na yung pakiramdam niya. And of course, kung nakapa-check up na siya. Kung hindi mga bay, we will tap EBHW para samahan siya doon sa hospital mga bay. Kung saan ay magpapa-check up si Ate Alicia. Magandang hapon mga bay. So ngayong hapon ay pupuntahan natin si Ate Alicia upang mabigyan ng konting tulong mga bay galing sa ating buting sponsor na si Ate Marietta Cabudon. Pasensya na mga bay dahil medyo maingay yung isda doon. I don't know bakit maingay. Maingay talaga sila mga bay. So dala natin mga bay ang groceries, no? Ito. Some groceries mga bay para doon kay Ate Alicia. Ayan, meron tayo ditong dilata, meron tayo ditong soy sauce, vinegar, meron tayo ditong noodles, sutanghon, oil, biscuits, and other mga bay. So, eto yung dadalhin natin doon, kinarealis siya mga bay. At kakamustahin na lang din po natin sila mga bay. Kakamustahin natin si Ate Alicia kung nakaka-check up na ba siya, kamusta na yung check up niya, kamusta na yung lakad niya mga bay. So, let's go. Without further ado, let's go. Na tayo. Halos gabi na mga bay. Pero kailangan natin mapuntahan sa Ate Alicia. Kasi bukas, trabaho na naman. So, wala na tayong ibang oras. Karong kami sa ulit, sir, pa-ultra sa amin po. Kasi kahapon, punta sana kami dito. Kaso sabi ni Ate Lucia, wala ka daw. Pero nandiyan na ulit. Kamusta naman muna rin. Ang kuan daw, sir. Kailangan na po daw mag fasting blood sugar. Kailangan magpa-test ulit. Ate, kamusta? Nakaluto na mo pa ng hapon? Oo, sir. Ang sama ninyo ang sumo? Kamong kayong okras. Pwede may makikaon? Pwede po. Dito tayo maghapunan. Kamusta ang lakad mo, Ate? Kamusta yung pagpunta mo doon, pagpa-ultrasound? Okay naman daw. Okay lang daw. Pero ang kuan lang, nagtaas na po daw akong sugar mo na kuan ko. Naka-schedule? Naan. Ano sa'yo mga schedule? Ugmaunta. Yeah. Asa dapit ang imuhang, asa mo dapit nagpa-test?
Asa ka dapat nagpa-ultrasound? Nagpa-ultrasound kay Kawandang, sir. Doon sa Kinapawan. Putso. So, pwede ba namo makita ang result? Mabasa namo? Oo, na. Sige, sige. So, andito po tayo mga bay sa bahay ni na Ate Alicia. Ayan, kararating lang daw nila kaninang 1 p.m. So, ang oras ngayon mga bay ay 5:36. Sumakain pala kayo, ate. Ala, pasensya na kaayo. Ayan. So, eto, meron silang lampara mga bay. Anong lampara lang yung gamit dire, ate? Wala mo yung kuryente, ate? Wala, sir. Ayan, wala daw silang kuryente mga bay. Kaya gumagamit sila ng lampara. Tapos, minsan mga bay, and then, gumagamit din sila ng solar lights mga bay. May mga container sila dito mga bay. O, lalagyan ng tubig. O, so, lalagyan ng tubig dito mga bay. And ito yung kanilang lutuan. So, may gulay sila mga bay. Okra and malunggay. No? Nutritious mga bay. Very nutritious. Kumakain pala sila ate, Alicia. Pasensya na ate, na-disturbo kayo. Okay lang ate, magkaon sa mo ate. Okay lang po sa mo ah. Okay lang. Ha? Pasensya ate. So, eto na mga bay, yung result ni ate doon sa kanyang, sa kanyang ultrasound. Yung final impression niya mga bay, normal size antiverted uterus, thin endometrium, at atrophic ovaries, no adnexal pathology. So, yun ang findings mga bay. So, anong sabi ng doktor ate? Okay lang ba? Ang kanyang napaasikaso na po sa ako. Eto. Kanusa lang ni sa ate? Itong kuan? Weebies? So, bago lang din ito. So, mataas yung sugar. Mga magpa-kuan pa lang. Okay. So, kailangan mo daw mag-fasting blood sugar. Oh. FBS. Oh. So, sa New Cebu ka magpa-test? Asa ka magpa-test? Wala diya, sir. Sa New Cebu ko nagpa-check up ana. Mm-hmm. Tudloon ko nila sa medical kay wala sa dagko daw ng ospital. Pero ang nakuha na ko, gipadali man ko sa akong mama nga mag-uli diri ingon ko. Pwede siguro sa diya sa Mercolis mangudang iskid yun sa Rojas. 120 ko sa una ng bayad. Fasting blood sugar. Tinatanaw pa daw akong uric acid. Okay. So, naka-request gikan sa doktor ate na kailangan mo magpa-FBS ate or mag-adto lang ka dito sa Rojas. Okay lang daw nga mag-adto ka dito mag-book-in. Mao man ang liatag sa po. So, ang sabi ng doktor, okay lang daw yung sa pag-ultrasound mo? Okay raman daw siya. Kuan daw yapon sa diabetes. Dahil daw sa diabetes. Effect ng diabetes. Pero okay naman yung, so far okay naman yung atay mo. Wala namang okay problema sa organs mo. Ay, very good. At least, thank God at okay lang. Maugami. Basta mo pero salamat sa Lord na wala naman. Wala. Ayun. So, thank God. And of course, maraming salamat Ate Marietta for sending help para kay Ate Alicia. Nang nakapa-ultrasound na siya. So, bali yung follow-up test na lang na kailangan magawa para kay Ate Alicia is yung fasting blood sugar mga bay. Upang malaman yung level ng glucose, no, sugar sa kanyang dugo. So, kailan ka magpapatest ate? Sa bukas or sa Miyerkules? Kasama ka magpatest? Miyerkules na lang. Okay, normal lang man. Halos na lang. Normal lang man. Except lang, nasa sila yung nanote na sugar. Ang imuhang past cells, 2 to 5. Kamusta ang inyong mga kinabuhi na rin? Makakaon pa nagsa. Bakit panagsa lang? Makakaon mong po. Hindi yung panagsa kay katulong. And gulay. Oo, sir. So, medyo iwasan na natin yung, matatamis. Na hindi naman sa hindi ka pwedeng kumain ng matatamis. Bali, iwasan mo lang, i-moderate mo lang. Kasi nga,
naanaman kay ano daan natin, meron ka namang diabetes. Kailangan tayo i-moderate. Huwag mo din i-deprive yung self mo. Kasi, pag hindi ka din kumain ng matamis, pwede din magbaba yung glucose sa katawan mo. At pwede ka din mahimatay. Pwede ka nga malipong. Tungkol kay magbaba man kayong glucose yung mga lawas. So, kailangan. Unsa ang imong ipalit na tambal ni mo ate? Nans. Tapos unsa imong ang maintenance na ipalit? Mao na lang na sir. Kung kuan. Pero kailangan mo pa din na may kuan. O makuan ni siya. So, pagpa-test ni mo sa imong dugo, magpa-check up na lang dahil yun ka sa doktor. Okay? So, ang gagawin mo na lang ate ay magpa-test ka na lang. Doon sa may medical sa Gidapawan, dala pa-check up na. Pa-check up na lang doon ka. Okay? So, pwedeng tomorrow, pwede mo magbalik dito ugma. Or, kay kuan ang kuan naman is akong manghod dito sa medical. Kay dito man siya katrabaho ka na janitor siya sa dugan. Janitor siya doon? Alright, so pwede kanya makuhaan o priority number? Oo, magtaban siya. So, bali ate, sa Miyerkules na lang, babalik kami dito para magbigay kami ng maghatag ni sa imuha o pampacheck up and at the same time, pambayad sa laboratory ni mo katong fasting blood sugar ni mo, ha? So, bali ate Alicia, amo ang nabalitaan kasi nakita ka namin ba? Nakita namin ka na nagaluya. Tapos nabalitaan namin na nung nakaraang linggo, nagsanggi pa daw ka? Tinood mo? Buti hindi ka nahimatay dun sa ano, sa pinagtrabahoan mo. Nag-harvest pa daw siya ng ano mga bay. Nag-harvest pa daw siya ng mais. Oo, sir. Kuhan. Ilang sako yung na-harvest mo ate? 13, sir. 13 sacks. Tapos, magkano yung per sack noon? 50 pesos. Buti nga yun, 50 pesos na, di ba? Buti hindi ka nahimatay doon ate. Wala ka po, sir. Sino ang kasama mo nag ano? Doon. Galingkod lang ko. Sige, baling-baling galingkod. Ah, nakaupok ka lang. Oo, bisag. Gabi ato sir kay Hayag, manggod, netog now. Eh, di man ko kukupo, di magpainit. As? Gabi. So yung style ninyo, gabi kayo mag-harvest? Oo. Naibulan. Tapos hindi mainit. So ang kasama mo lang mag-harvest siya? Kasi sir, paano yung tinatanggal nyo lang yung ano, yung bunga ng mais? Tapos, dinadala sa isang lugar. Ah, nakatapas na. Yan, tapi kung ano. So, palit na ito. Tulo ka, kilo nga bugas. O kanang nans. Ilan din yung income mo nun? 650. Ilang araw yun? Duha, sir. Duha lang. Naano kami, nabala kami ba? Na-worry kami. Kasi, syempre, ganyan ang kalagayan mo. Tapos, nag-ano ka pa, nag-harvest ka pa ng mais. Ayun. Sige lang. Sana, diba kung meron lang talaga kami, why not nga, dili ka naman matabang. Pero ate, nakita ng aming mga sponsors yung video mo. And meron nang nagpaabot ng tulong, no? So meron nang nagpromise na tulungan tayo. So, preferably tomorrow magdating ako sa bahay mga 6 p.m. na. Okay lang ba mag-tumitirig alas 6 sa gabi? Basta ibigay namin yung pambayad mo sa pa-check up sa doktor, tapos bigay din namin para sa FBS, para sa fasting blood sugar. Nasa magkano kaya yung lahat ate? Sa tingin mo ate, sa tansya mo, mga pilat kaya ito ang mabayaran? Mga estimate mo. Ang kasagaran na bayad pag mapasya ko sa doktor, 300 to 400 eh. Oh, dito kay 400 sir, na-discount niya si Quintal mo sa akin mga basta, kailangan mo talaga magpa-check up, ha? Kailangan mo talaga magpa-check up.
pagtunan mo ng pansin yung ano yung kalusugan mo, no? Tapos wag natin abusuhin ang katawan. Hindi dapat na to abusuhin ang katawan. Iwasan yung kung pwede lang iwasan natin yung mga matatamis, ha? Soft drinks, iwasan natin. Iwasan din natin yung sobrang tamis ng pag magkape tayo or mag inom tayo ng gatas. Kasi dito sa amin mga bay, nakasanayan na yung gatas, di ba, nilalagyan pa ng asukal. So, pwede na atin na tatlong kutsarang gatas, pwede na yun, walang asukal. So, Ate Alicia, naami o gamay na ihatag sa imo, ha? Paunsa na mo, ha? Paunsa kaya to ang among ihatag? Nakay, ano, nakay idea kung sa akong ihatag sa imo, ha? Wala. Wala na. Surprise. Ayan. Pero dili ning box. Kasi itong box sa motor ko man ito. Ang laman nito yung bibigyan namin sa iyo. Konting ano lang. Konting groceries para sa iyo sa imo ha. Right? So ito ate ay galing kay Ate Marietta. Meron tayong sari-saring groceries diyan. Galing yan ate kay Ate Marietta Kabudol. No? Siya pa din yung nagbigay nang katong naghatag og 2,000 pesos tapos at the same time ito. So, yan lahat ate is 604 pesos. Yan lahat, no? So galing yan kay Ate Marietta Kabudol. Nakay gusto ingon kay Ate Marietta? Ma'am, salamat usab sa imong gihatag sa ako. Malipay kong maay. Natuwa ka, ate? Oo. Masaya ka? Oo, sir. Nanami pang subak sa gulay. Ayun. So, mas maganda yung gulay kasi healthy. Ma'am, gilang gitudlo sa akong doktor. Ayan. So, Raul, nakay ano, nakay mga tinapay. No? Salamat. Unsay mong gusto ingon sa nagatag sa tinapay? Salamat, ma'am. Ayan. Nalipay ka nga nakay tinapay? Sige. Magbinuutan ka ha. Tabangan ni mo si mama ni mo ha. Dili pud sige og dula lang, okay? Sige, tabangan ni mo si mama diri no. Tapos pila ka adlaw mag-add to mi diri. Magbisita mi balik sa inyo ha. Kasi ulan na. Ate, aside from that ate, 604 man na sa ate. 604. Meron din karagdagan dito ate na 1,000 pesos. Pambili ninyo ng gatas. Palitin niyo gatas kay bugas pa mo. Okay, bigas. Sige. Pambili ninyo ng bigas na at the same time, magpalitin niyo ang gatas. Sa inyo ang kalagay, better na na gatas na lang yung minimum total sa coffee. No? Ito ate, 1,000 pesos. Galing kay Ate Marietta Kabudol, Japon. Ayan. 1,000 pesos, tapos 600 pesos. Ay, total of 1,600 pesos. Kami ay mga instrument, mga tulay lang eh, para ka na nakaabot. No? Atong angayan na pasalamatan mo no, at yung Ginoo. Kasi ang Ginoo mo ay nagpatsa sa ating Ate Marietta para matag ng sabat. Okay, naabot na tayo ng ulan dito sa bahay ni Ate Alicia, mga bay. Ang lakas ng ulan, no? Ayan. It's almost 6 p.m. mga bay. It's 5:56 in the afternoon na naabutan tayo ng ulan kasi nanggaling pa tayo doon kina Nanay Miriam doon sa may ano doon sa may Tahungtong. Ayan. Medyo malakas talaga ang ulan mga bay, oh. So andito tayo ngayon sa bahay ni na Ate Alicia. Na binisita natin sila dito upang makamusta sila mga bay. Medyo madilim ang parting dito mga bay kasi nga wala silang ilaw. No, eto lang, nag-iisa nilang ilaw mga bay, solar lights nila.
kasi yung lampara nila mga bay hindi na daw naga hindi na hindi na siya naga siga, no? Hindi na siya umiilaw mga bay dahil nalagyan ng tubig. Ate Alicia, nakagusto ingon sa ato nga mga sponsors. Katong nagtabang sa inyo, ha? Ano siya mong gusto nga ingon sa ila? Ang gusto na ko nga makakuan ko siya. Anang naanta ko ay kuhunan. Hindi naman pa kuhunan. Para makapalit ko kong mga tambal. Unsa nga kuhunan, te? Kuhun sa ilang mga tagsel. Gusto ka nga may pang kabuhayan. So, may naisip na ba ka nga pang kabuhayan kung sakali? Halimbawa, may mag-sponsor sa'yo ng pang kabuhayan. May naisip na ka kung ano sa'yo ang gusto pang kabuhayan? Pwede na mag-tinda na lang sa'yo. Depende sa iyo, ha? Kaya ikaw man ang mag-kuhan. Gusto kang mag-tinda. Saan ang gusto mo magtinda? Ano yung hapit na lang. Ay, mag-jil pa din. Yung saan? Ay, kuan. Gusto mong magta akong mama nga dito na daw ko. Mas mabuti din yan, ate. Kasi mga bay, gusto daw ni mama ni ate na doon na lang daw siya mag doon na daw siya magtuloy. Doon na daw siya tutuloy sa bahay ng kanyang nanay na may balay mong mama dito, ate, no? Sa may asa ganito, ate? Del Carmen. Sir. Del Carmen. Saan banda sa Del Carmen? Sa Purocono. Purocono? Oh. Saan banda yan? Magikan ka sa itong tindahat mo ni De Vera sa una, sir. Atong padto sa kamarahan? Oo, sir. Dool mo dito sa balay ni Pastor sa Mawan dito? Ay, dili, sir. Layo ila. Purok 4 to ila, ha? Unsa to nga Purok ila, ha? Purok 2 ila, sir. Layo, layo lang to ila, ha? Naaram sa Pastor sa ato, sir. Lumaw gani akong gihunaong nauging ato. Magunsa na lang si sir. Ay, okay lang. Walang problema po sa ano. Kasi, wag mong, ano ate, wag mong isipin kung paano ka namin ma-reach out. Ang isipin mo, yung madali para sa'yo. Kasi pag dito ka, tulad niyan, walang tutulong sa'yo. Si ano lang, si Raul lang ang katuwang mo dito. So, mas mahirapan kapag dito ka. No? Whereas, kung andun ka sa poder ni nanay mo, babalik ka doon kina nanay mo, at least, medyo, kumbaga, meron kang katuwang sa buhay. Diba? So, kahit na malayo doon, tapos kung meron kaming, merong mag-sponsor sa'yo, so kami na lang ang maghahanap sa'yo doon. Diba? Bahala na kung malayo, basta, at least, maano namin, mapuntahan ka namin doon. No? So, basta mag wala man may kabalo kung asa to siya, pero matultulan naman na namo, mapupuntahan din namin yan. Nga ba, gusto daw ni Ate Alicia na magkaroon ng kunting negosyo, no? So ang nasa isip niya nga sa ngayon ay yung sari-sari store, tama ate? O doon sa inyo ate, meron bang ano doon? Meron bang posibleng ma-displayhan sa imong mga paninda dito? Na, sir. May tindahan na mo dito daan? Wala pa? Ang akong mama, sir, naapit sa tindahan dito. So, ano ang balak mo? Doon ka na din magtitinda sa iyaha? Doon ka na din magtitinda? Naka-close na yung sari-sari store ni mama mo? Wala pa? Wala pa, sir. So, dito ka magtinda? Kung sakali? Sige. So, paano yun ate? Sino ang magkumpra ate? Kinsa ang mangumpra sa inyo, ha? Sino yung bibili ng mga paninda ninyo? Kaya na ako, sir. Okay naman. Kaya naman may kumprahanan na doon.
May malapit lang. Okay. Ah, madami ding tindahan doon sa inyo? O ano, sir? Tulo, pero dili man na permanente, sir. Kay loan lang ko na. Pati si mama mo, loan din. Oo. Sa'yo, mahurot na pang bayan. Wala na. Pareha ganun na. Kapi na lang gabi tayo. Kay hapit naman po siya mag-release. Ah, yun ang mahirap, ate. Pag loan ang puhunan. Kasi ibabalik mo man talaga yun. Halimbawa, 6,000 yung puhunan mo. Ibabalik mo man lahat yun. Diba? Konting ginansya lang sa'yo. Ay, sige, pag-iisipan namin yan, ate, at i-contact namin yung mga sponsors namin kung sakali na merong gusto magbigay sa'yo ng puhunan. Mga magkano, ate, mga pilaman ang puhunan nga sa tanaw ni mo nga makastart na kaugbaligya? Mga pila ang puhunan nga makasugod na ka? Akong mama to, nagkumpra naman siya sumil. 8,000? Sige, sige. Pero kung alimbawa, ate, may mag-sponsor sa'yo ng mga 5,000, okay lang ba yon? Okay lang, sir. Pwede ma'am magbaligya akong gasolina para di tukok ako ansa. Akong mama, di niya magkapareha. Gasolina. Pero hindi ba bawal yun, ate, na magbenta ng gasolina na takal? Takal-takal lang. Ever na meron tayong ano, ate, meron tayong puhunan na ibibigay sa'yo, for sure, for sari-sari store yun. Para sa sari-sari store. No? Sige. So, ate Alicia, unsa imuhang maingon sa naghatag ani, ate? Unsa imong maingon sa naghatag atong 1,000 plus itong groceries, ate? Kay Ate Marietta Kabudol. Salamat, ma'am, sa imong gihatag usab nga kuan 1,000 ug kaning grocery nalipay pa ay. Wala man sa mas. Ginagmay ra man among mapalit. Tag isa ka putol nga, tag isa ka tinapa. Isa ka kwitsaw. Ka isa ra ka unon. Karon madugay-dugay ni kay karon kabin. Dalawa lang kay ni Raul. Mga ilang araw na kaya yan, ate? Maabot na ni mga duha ka semana, sir. Dalawang ano na yan, 2 weeks na yan, na konsumo. Grabe kaya naman, no? Magkuan pa man na may gulay. Kailangan talaga ng gulay para nutritious, no, ang intake natin. Yun. So maraming salamat kay Ate Marietta Kabudol sa patuloy na pagkalinga doon sa ating mga kababayan, lalong-lalo na kay Ate Alicia. Kamusta ang pag-adto ninyo sa Del Carmen? Okay lang ang pag-adto nimo dito? Ha? Unsa ang imong gihimo dito sa Del Carmen? Wala. Dito sa Del Carmen? O kailangan pa pala mag-igib doon? Kailangan pa magsagob di ay dito sa Del Carmen? Aso nasira. So, ang mga doon sa Del Carmen, doon kinalola ni mo, no? So, nag-igib pa din daw siya ng tubig doon, mga bay. Ayun, very good. At nang tumutulong ka sa, ano, sa pamilya. Yun naman talagang importante, eh, no? Na tulungan natin ang pamilya. No, basta, yung kaya lang ng katawan. Okay? Kaya lang uglawas. Diba? Sige, unsay imuhang gusto nga iingon sa naghatag sa imuhang tinapay. May na kay makaon. Unsa ang gusto ni mo nga iingon? Salamat, ma'am, sa mga pagkaon. Happy ka? Nalipay ka? Yes. So, gusto ka nga mabalik pa midire sa inyo, ha? Yes. Ha? Nga naman? Ganila rin na, sir. Oo. Ma'am, kasi maad ko din si sir. Hapon naman ni Kuan. Domingo na lang. Kuan ko sila dito siguro sa lampayan. Bakit gusto mong bumalik kami dito? Anong gusto ka nga mabalik mi dere? Kay? Kung sa tayo mong gingon ganina? Kay? Gusto ni Raul na babalik kami dito, mga bay, para may
pagkain na naman daw siyang makakain, no? May biscuits daw siya. Ayan. So, happy ka at nagpapasalamat ka sa ating mga sponsor? Sir. Ayan. So, naka-enroll ka na sa imuhang eskwelahan? Enroll na siya, sir. Naka-enroll na. Ate, bago kami aalis kasi gabi na. Gabi na talaga mga bayo. Bago kami aalis, ate, okay lang ba maka-pray kami para sa inyo? Oo, tapos kamusad, mag-ampupod mo, ate. Oo, sir. Atong pangayon sa Ginoo kanon sa iyang maayong plano para sa inyong family. Oo, ha? Sige. So let us pray. Ampo ta, Raul. Most gracious and heavenly Father, we thank you, Lord God, for this wonderful evening, Lord Jesus, na gidugang nimo sa matagusan ang mga kinabuhi. Salamat, Father, bisan pa sa result ni ate Alicia, Lord God. Salamat, Lord God, nga normal ang findings, Lord Jesus, sa iyahang ultrasound result, O God. Pagsalamat kay Amahan sa imuhang padayon nga pag-provide sa tanan nila nga gikinahanglan. Salamat, Lord Jesus, sa kinabuhi, sa life, sa among mga sponsors, O God, si Ate Marietta Cabudel, Father. Maraming salamat po, Ama, sa iyong patuloy na pag-bless sa buhay ni Ate Marietta. Nang sa gayon, Father God, ay patuloy niya, siya, patuloy po siyang makapaghatid ng tulong doon sa aming mga kababayan. Naway pagpalaan niyo po siya at ang buo niyang pamilya, O God. Kung may mga karamdaman man, Father, aming mga pagsamo at dalangin na ikaw po nawa ang magbigay ng kagalingan. Aming mga dalangin, Father, na nawa po, Lord God, ibigay ninyo ang naisin ng kanilang mga puso. Even kay Ate Alicia, kay Raul, and sa kanilang pamilya, O God, among mga padayon ng pag-ampo, nga ikaw maghataw og pagsinabtanay sa tibok niyang pamilya, O God, bisan pa suporta, Lord Jesus, sa tanan nga pag-abuhato ni Ate Alicia. Akong pag-ampo, Lord God, nga imong i-reveal, Lord God, kung unsang imuhang plano, Lord Jesus, para aning family, Lord God. Akong paghangyo og pag-ampo, Lord Jesus, nga panalanginan nimo sila, hatagan nimo sila sa desire sa ilang kasing-kasing amahan, og akong pag-ampo, Lord, na ikaw maghahatag og kaayuhan kay ating Alicia, O God. Ikaw maghahatag og langit nga kaalam, bisan pa sa doktor nga mo attend sa iya, Lord God, nga sa diin, Lord Jesus, makahatag sila og maayo nga mga suggestion, clinical findings, O God, para kay Ate Alicia. Among ginahangyo, Lord God, nga ikaw mag-extend sa balaan ng kamot, mag-hikap kay Ate Alicia, gikan sa limpulo hangtod sa lapa-lapa, Lord God, mag-aayo sa iyang balatian, Amahan. Salamat kay Amahan sa katubagan sa among mga pag-ampo. Thank you for your divine provision, protection for all of us. We bring back all the glory to you, Lord. Praises, honor, and adoration in Jesus' name. Amen and amen. So maraming salamat, Raul. Tagan nga salamat. Maraming salamat, Ate Alicia. Ayan. Salamat, sir. Sure, walang problema, Ate Alicia. Patuloy po naming dalangin at patuloy po naming pagsamo sa ating lahat na isama po natin sila, Ate Alicia, sa panalangin. No? At uwa silang iampo. Iuban nato sila sa itong mapag-ampo, mga bay. Upang, nang sa ganun ay magkaroon sa Ate Alicia ng kagalingan sa kanyang karamdam. So, napunta na po natin, mga bay, sila Ate Alicia. And maraming salamat kay Ate Marietta Cabudel sa pagbigay ng tulong dito kay Ate Alicia. So, uuwi na po kami, mga bay, kasi medyo mahina na yung ulan. So, uuwi na po kami. Maraming salamat sa ating lahat. Please do subscribe, hit the like button, and please share this video, mga bay. God bless and stay connected. See you guys. Bye!